So, ayan, ang ganda ng pagkakaluto ng aking pinabak na bango. So, guys, kung gusto nyo malaman kung paano ang pagluto ng binabak na bangos, panoorin nyo hanggang dulo para maintindihan nyo kung paano ang procedure sa paggawa ng ganitong klaseng inihaw. So, ayan, guys, ang ganda ng pagkakaluto. Ayan. Sarap ng aming ulam. Ang bango, as in, promise, ang bango-bango. So, ayan. So, ayan, guys. And welcome back to my channel. Guys, for today's video, ang ipaglak ko naman ay kung paano yung bawa na pinabak na bango. Siguro hindi pa familiar yung ipaglak kung ano yung ipaglak na pinabak na yung pagluluto ng inaw na ipinabalik na dahon. Para naman sa ating menu for today, kailangan natin ang dahon ng saging. Para ito ay medyo lumambot, kailangan nating painitin. So, ganito lang guys ang paraan kung paano magpalambot ng dahon ng saging. Ito na guys yung bangos na lulutuin ko ngayon. So, ito ay natanggalan ko na rin ng kaliskes at naputol ko na rin yung buntot. So, ipapakita ko naman sa inyo ang susunod kong gagawin. Naman guys, sihiwaan natin yung likod hanggang dun sa may bandang ulo lang. So, hanggang ganyan lang. Ganon din dito sa may buntot. At pupuksan natin para makuha natin yung bituka. So, dahan-dahan na yung pagkuha ng bituka para hindi masira yung abdo. And then, kunin ko naman yung hasang. So, kailangan guys, maingat yung pagtanggal. Ganyan. And then, hihiwaan natin yung magkabilang side ng laman sa loob. So, ayan guys, na-ready ko na yung ating bangos, nalinisan ko na din. Ngayon naman ay maghihiwa muna ako ng sibuyas. So, bali dalawang sibuyas yung aking hihiwain. At itchap-chap lang natin ng maliliit. So, ganito lang. Isusunod naman natin yung ating kamatis. So, tatlong pirasong kamatis guys yung aking ilalagay. So, isasama din natin ito doon sa sibuyas. Sihiwain din natin ng maliliit. Katulad nito. So, pagsasamahin natin ito guys at lalagyan natin later ng asin at saka betsin para pampalasa at ilalagay nating palaman doon sa hiniwa nating bangos. So, kung mapapansin nyo, nasa ibabaw bandang part ng bangos yung aking hiniwa, hindi doon sa may bandang tiyan kasi para yung taba ay hindi masira. Ayun naman guys, lalagyan natin ng asin. So, tantyahin lang natin yung katangtamang alat. And then, lalagyan din natin yung pinakabalat ng bangos. At ilalagay ay ang betsin. So, depende rin guys sa inyo kung naglalagay kayo o hindi ng betsin. Ang susunod natin gawin guys, lalagyan na natin ngayon ng palaman yung ating bangoso. Ganyan lang yung paglagay, kakalat natin doon sa may tiyan. So, ganyan. At saka natin isasarado ng ganyan. Ang ating gagawin guys ay isasalansan natin yung dahon ng saging. So, kailangan tantyahin natin yung lapad na gagawin natin. Depende doon sa laki ng ating istang ilalagay. So, medyo may kalakihan yung aking bango. So, kailangan dodoblehin ko yung lapad ng dahon ng saging. At kailangan pagpatong-patungin hanggang sa magiging makapal na ito. Ngayon, babanutin na natin ng dahon ng saging yung ating bangos na paganito. So, iro-roll lang natin yan guys. Ang ganyan. Ayan. Next naman ay tatalian natin yung magkabilang dulo para hindi sumingaw pag inihaw na yung ating bangos. So, kailangan guys, pag nagtatali tayo, magkabilang dulo at saka yung gitna dahil nakadugtong yung ating dahon ng saging, kailangan talian din natin yung pinakagitna para hindi maghiwa-hiwala yung ating dahon ng saging. So, pag ganito lang yung ating gagawin para maging secured. So, ganyan.
yung aking ginawang pangtali ay yung mismo ano din na pinagtanggalan ng dako ng saging. So, eto guys, nakaready na yung ating binabak na bangus. Dadaling ko muna to doon sa baba, sa restaurant ng aking brother, at doon namin iihawin dahil nag-iihaw din sila. So, ayan guys, naihaw na nila yung aking binabak at nahuli na ako ng dating. So, antayin na lang natin yan hanggang sa maluto. Anyway, malapit na din tong maluto guys. So, antayin nyo mamaya kung ano yung magiging itsura. Wow, sili para sa sausawan ng aking binabak na bangus mamaya. So, ayan guys, after 1 hour, naluto na rin yung aking binabak na bangus. Lubuksan natin para makita natin kung luto na yung loob. So, ayan guys, luto na yung aking binabak. So, ang bango guys, ayan, amoy na amoy ko yung bango ng kombinasyon ng kamatis at saka sibuyas. At saka juicy yung ating binabak. So, ilalagay ko muna sa pinggan para makita nyo mabuti. So, ayan guys, ang sarap. Ang bango, grabe. So, ayan guys, ang tinatawag na binabak na bangus. So, titingnan natin yung loob kung luto na. Check natin. So, ito nakahiwa na. So, ayan. Wow! Ayan guys. So, ang ganda-ganda ng pagkakaluto. So, kung makikita nyo, ayan. Ang sarap ng pagkakaluto. At ang bango, promise. Sobrang bango guys. So, ang sarap ng aking mukbang nito mamaya ng inihaw na bangus. So, ayan. So, ito ay inihaw din pero nakabalot lang sa daw ng saging.